Hiwalay na nga ba? Kasi meron din na chika, di ba, na ano, in-unfollow daw ng parents ni Sara Labati itong si Richard Gutierrez. Oh, wala na nga daw si Sian Lim at si Kim Chu. Ooh. Mahilig pa yung magpupo silang dalawa. Oo. Nag-aarutan. Ngayon, wala na din. Si Andrea daw, nakikipagkita pa dun sa isang ex niya. Habang sila pa daw ni Richie. Pustahan daw kami. Hindi papayag si Catherine Bernardo na makasama sa isang pelikula. Si Andrea Brillantes. Ha? Bakit? Hello mga kapit! Ito po ang inyong mahaling. Ito pa si Mama Lon! What's up, Joshua Popo? At ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba ang lagi ninyong inihilid sa amin? Ay! Ichito na! Dali! Yan, alas tres na naman. Kaloka. Ay, naku. Hindi-hiling mata ko bukod sa pagkatao ko. Wow! Yan na ba yung bagong linya sa susunod na workshop? Oo. Nakabangan nyo, no? Meron akong basic na ano, November 18 and 19. Oh. So, lilikhanan naman tayo ng mga bagong dialong na gagamitin ng mga estudyante. Ito, hindi mas dumami nga po yung mga nag-inquire ngayon. Diyos ko, ang aga namin naubos ang slots. Ah. Next batch na naman yung aming iniintindi. Ito, hindi pero may mga caption ha. Yung dream daw nilang matapik mo. Oo nga eh. Parang yun yung mga... Natupad naman yung dream ninyo, hindi ko. Pero yung mga netizen, gusto din daw nilang matapik ng isang legendary OG singer. Wow! Lakas mo ka alam, ma! So anyway, nakakaloka itong ating mga balita sa kanila, no? Ay, oh my gosh! Diyos ko! So ano ba? Totoo nga bang split na ang mga sumusunod? Ay! Gusto mo yung mga ganyan? Mga sumusunod? Eh, para pagsasulit? Eh, yun nga yung gusto nilang malaman from us. Oh. Ngayong alas tres na. Ayun na. Oo, eh ba, inilista nga namin sa dami. Kung sila pa rin ba, itong sina, una, Elijah Canlas at Mads Ocampo. Tapos andyan din si Paolo Contis at si Yen Santos. Si Richard Gutierrez at si Sara Labati. Si Paolo Avellino at si Jimin Gutierrez. Si Kim Chu at si Sian Lim. At yung matagal nang pinag-uusapan kung bakit hindi sila pagkikita raw na magkasama ay ang Katniel. Ha? Or si Catherine Bernardo at DJ or Daniel Padilla. Yan ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng... May commercial na ba tayo? Charot ba? Ay, kailangan. O, ito na nga. Nagbabalik na kami. Unahin na natin ito dahil lang patuloy ang pagkalat. O, spekulasyon na hiwalay na si Richard Gutierrez at Sara Labati. Oo nga, Nay. Ano bang totoo doon? Dahil nga nag-post nga ng TikTok si ano, si Sara Labati. Yung page ng isa parang motivational book yata yun, Nay. Oo. So, yun nga, nakalagay doon ng loving the unlovable. Tapos may mga naka-highlight about forgiveness, about the past, about behavior, mga ganon. Tapos, hindi present itong si Sara Labati doon sa opulence ball. Yung Halloween ball ng kanyang bayan na si Raymond Gutierrez. Siya yung organizer, si Raymond. Ball niya yun. Andun yung mga Gutierrezes, andun si Richard, si Rufa. Si Ma'am Annabelle, tsaka si Sir Eddie, di ba? Pero walang Sara Labati. Ba't kaya? Tapos yun nga na, ito yatang Halloween. Di ba parang nakakosume yung mga baguettes? Doon sa post ni Sara, kasama yung dalawang bata, pero wala si Richard. Walang sa daddy. Picture. Tapos si Richard naman, yung may isang recent post, sinasusimple sila ng dalawang baguettes. Wala naman si Sara, wala yung mami. Eh di ba dati, ang daming ano, kinikilig dahil na may mga ano pa, real na pinapost itong dalawa na... Di ba, nagkikis. Nagkikis, di ba? Na ang daming-daming sana, napasana all. Kaya nagtataka sila, ano ang totoo dito, Nay? Hiwalay na nga ba? O may away lang ba? Kasi meron ding nagchika, di ba, na ano, in-unfollow daw nung... parents ni Sara Labati, itong si Richard Gutierrez. Meron pa ako nabasa, Loy, na ano daw,
parang galit o ayaw ng monster-in-law. Ha? Sino si monster-in-law? Di ba? Oh, anyway, alam nyo, nag-ugat lang naman ito dahil hindi na pagkikita lately or recently si Sarah at si Richard together sa IG post na minsan sweet pa sila, andun yung mga anak nila, loving-loving sila, ganon, hindi na napagkikita. Oo, parang naging batayan na ng mga fans ang IG post ng mga artista kung sila pa o hindi na. Or kung wala na sila. Or kung nagkatampuhan man, magpaparinigan. Ay? Oo. Tapos yun nga, eh nagtataka pa mga fans. Tayo talaga tinatanong, no? Oh. Kung bakit wala na rin daw mga post itong si Kim Choo tsaka si Sian Lim. Ay? Oo. Pero totoo, nag-ugat ito sa tuksuhan doon sa It's Showtime. Kung saan si Vice ay tinatanong kung sino yung nagpapasaya sa kanya. Oo nga, Nay. Oh. Kasi nga, di ba parang biniro ni Meme si Kim kung sino nagpapasaya sa kanya lately. Tapos, di ba, nagtuloy-tuloy na yon na sinabi niyang ganun. Kung may kulang, ano ang kulang? Ganun. Tapos sabi niya, communication, ayun, pag-uusap. Oo, di ba? So, ayun na nga. Doon na nagtuloy-tuloy yung usapan na, usap kanino, ganyan, chuchu, ganyan-ganyan. So, family, yun, sa relatives, tapos kay Z. Ngayon nga yung sagot ni Pai, si Z dyan daw ba yun? Diba? Talaga pinipili nila. Hindi si Zanjo. Diba Z din? Z din ang nickname ni Zanjo, diba? Oo nga eh. Oo, pero nga, diba, parang yun nga, tapos bigla kung may nakausap na hindi naman to confirm, no? Yun lang din ang nakarating sa kanya. Na wala na nga daw si Sian Lim at si Kim Choo. Oo, tapos sabi ko, totoo ba? Yun ang nakarating daw sa kanya. So sabi ko, oh my God, hindi pa to cleared. O hindi pa to confirmed. No? At bilang paglilinaw, galing na rin mismo kay Kim Choo. Mariin itong itinanggi na break na sila ni Sian Lim. Baka raw nalin lang na ang mga tao ng fake news. At hindi ko lang kinakaya talaga, pag hindi nakakakita ng post ang mga tao sa IG, na magkasama sila. Yan na, pinag-iisipan na baka wala na sila. Eh kasi nga, di ba minsan, nasanay ka na lagi mo nakikita, tapos all of a sudden, ay, teka nga, parang 2 months na or 3 months na wala. Oo, kaya nagkakatanggalan ng ng mga dati nang ipinose in archives. Ah. Di ba, may mga ganyan. Tulad yan, si Elijah Canlas, saka si Miles Ocampo. Parang wala na rin daw, dahil wala nang post na magkasama sila. Although nakita natin si Miles at si Elijah na magkasama sa 5 breakups and a romance. Nakita mo ba sila magkatabi? Magkatabi sila. Kasi nakita kong dumating si Miles, ang halos kasabay niyang pumasok, si Catherine. Paglabas nila, si Catherine at si Miles lang na bungaran ko. Si Elijah wala na sa scene. Oo nga. Baka nagtapos sila na bati naman sila. Kasi di ba nung ABS-CBN Golden, di rin sila magkasama? Oo nga, no? Di ba? Magkakaiba rin sila ng set of friends. Oo. Eh di ba dati, mahilig pa yung magpo-post silang dalawa. Oo. Nag-aarutan. Ngayon wala na din. So parang ginagawa na talagang basis ng mga fans yung IG. Kung sila pa rin o hindi na. Pero lang, may mga ilan nagko-comment na sa mga posts nila na nakita daw sila doon sa isang concert na magkasama sila. Pero hindi na nga sila nagpo-post together dahil daw yata sa mga projects na ginagawa nila. Na wala dapat sightings nila. Ganun ba talaga yun, Nay? As a manager? Baka lang din. Siguro, hindi ko alam kung yun ang bilin. Kasi nga, si Elijah, kung nanonood ka ng senior high, parang dinidikit kay Proxy or kay Cyril Manapan. Habang si Sijan naman, inililink, may mga BLBL series na rin. Ayun nga, nag-kiss sila. Napanood ko yun. Si Poch, tsaka si Sijan. Nag-kiss yung dalawang naka-basketball outfit. Oo, di ba? Tapos so, parang, ginano niya yung lips niya, parang, nagustuhan ba niya? Na-enjoy niya ba? Patuloyan niya. Oh my gosh. Oo, so yun, ginagawa ng ganung angulo ngayon. Siguro kaya hindi pinapa-picture si Miles. Diba? Hindi natin alam. Eh pero naiposible nga ba yun? Na? Yun nga, dahil nga hindi sila pareho ng network. Tapos napapartner ngayon yung isa. Kaya bawal, kahit sila mag-jowa, bawal makitang magkasama. Posible yun, no? Oo.
Pero alam mo, ang dalawang magmamahalan, kung totoong nagmamahalan, hindi nila kayang tiisin ang isa't isa. Hindi nila kayang mamawala sa paningin ng isa't isa. Eh baka naman Tito Oje, may kaugnayan yun sa paglusog ni Miles. Grabe, dumating na naman tayo. Just... Hindi naman, manay nyo. Alam mo naman na dahil may medical condition, di ba, Nay? Oo. Pero dito may thyroid problem si Miles. Talaga magbibigi talaga siya. Anyway, sila na lang bahala mag ano kung kailan nila na maibigang aminin o ikumpirma yung totoo sa kanila. Ihintayin natin yun. Ano. Meanwhile, umamin ba si Paolo Avellino saka si Jeanine Gutierrez na sila? Parang hindi. Pero parang silent acceptance. Parang ganon. Oh. Parang alam ng mga nakapaligid na sila. Parang ganon. Oh, may nagchika kasi sa akin, wala na sila. Sabi ko, ha? Umamin ba? Sabi ko ganon. Oh, kasi meron namang ganon talaga. Yung mga fans na talaga nag-expect sila na kung ano talaga yung real score, sabihin nyo sa amin. Oo nga. Para updated din sila. May mga ganon sila eh. Parang hindi pa rin ma-accept ng mga tagahanga na minsan meron din kami itinatabi para sa sarili namin. Yung may mga fans talaga gusto. Hindi, all out tayo. Public figures kayo eh. Mga ganyan sila. O anyway, kung wala naman na si Paolo Avellino at saka si Jeanine Gutierrez, na-shock tayo kasi hindi naman sila diretsa ang umamin. Ito na nga, Loy. Oo. The plot thickens, sabi nila. Ay, bakit? Eh, syempre, parang nahihiwagaan sila, ang mga fans, kung ano ba yung sinasabi ng parents ni Richie Rivero. Ano ba yung mga pahiwatig dun sa mga statement ni Richie Rivero at saka ni Leren Bautista tungkol kay Andrea Brillantes? Oo, parang marami pa raw hindi alam ang mga netizen tungkol sa totoong ganap na ang binubugbog, ang binabash ay yung pagiging two-timer daw ni Richie Rivero. Tapos, di ba pinalalabas si Richie, sino bang nauna? Tapos, medyo cryptic din yung post ng parents niya, di ba? Oo. Na time is the ultimate truth teller. Oo, may ganyan pa. Tapos si, ano naman, mukhang kampante lamang si Blight o si Andre Brillantes na parang siya yung nadehado. Siya yung naahasan. Yun nga, di ba? Nung natanong siya kung di ba siya natatakot dun sa hawak niyang ahas nitong nakaraang Halloween. Sabi niya, ba't ako matatakot in mga kilala kong ganito? Di ba parang gano'n yun? Hindi word for word, pero parang gano'n yun pagkasabi niya, di ba? Di ba? Eh kaso nga, mayroon nga pagsabi na parang dahil nga dun sa sinabi na sino bang nauna? Oh. Parang ito daw yatang si Andrea yung nauna. Paano? Hindi, may nag-info lang sa akin, Nay, pero hindi naman to confirm. Na apparently, itong si Andrea daw, nakikipagkita pa dun sa isang ex niya. Habang sila pa daw ni Richie. Gano'n kaya yung katotoo, Nay? Totoo ba yun? So nakikipagkita. Ano naman masama makipagkita sa ex? Big diba deal ba yun? Small deal nga lang yun, Tito Ochi. Ha? Kung friends sila nung ex, di ba? Kung naging friends sila. Dami namang ganyang sitwasyon. Kaya lang, syempre, may mga ugong-ugong, lalo na sa ABS-CBN. Yan, di ba? May mga connect-connect tayo dyan. So, may nagchika nga sa akin. Pustahan daw kami. Hindi papayag si Catherine Bernarda na makasama sa isang pelikula si Andrea Brillantes. Ha? Bakit? Baka dahil magka-hide sila. Parang mali-mali yung pasok. Magka-hide ba? Hindi. Sumula kayo naman ang bagay. Hindi. Yun nga. Sabi ko, bakit ganun? Ba't ganyan yung statement mo? Meron pa tayong pustahan. Sabi niya, di ba nga dati sobrang crush ni Andrea si DJ. So tapos parang somehow na-link yung dalawa. Tapos naging na-intriga pa na yun daw ang cause kung bakit nagkakatampuhan si DJ at si Catherine. My God, sabi ko, di ba ang tagal na niyan? Yan pa rin ang issue. May ganyan. Baka yun ang gusto sabihin ng tatay. Na? Not time is the ultimate truth teller. Wow.
Baka may gawin. Minsan sumasabit ka, tapos minsan parang mahiwaga ka rin. Hindi, din parang may mga gawin na may sasabihin sila. Ay, nako. Oo nga, hindi. Diba yung sa A Very Good Girl, wala si Daniel. Oo. Tapos inisip ng iba, ay, pati hindi siya sinamahan. Diyos ko po, nasa Spain nga yung bata. Oo, na-explain naman yun na nasa Spain. Oo, tapos ngayon meron na naman ganito. Kasi nga, gusto makita ng mga fans na madalas dapat na nagkakasama ang kanilang idolo sa mga IG posts, sa mga date nila, or whatever. Eh, hindi nga ganun ang nangyayari. Minsan, kailangan bigyan natin ng privacy yung mga tao. Mm. Eh, pero na hindi rin yan kaya tungkol dun sa, dahil nga may mga separate sila ng mga proyekto ngayon na hindi sila yung magkasama. Kaya katulad ni Miles at saka ni Elijah, baka hindi rin sila dapat nakikitang together. Hindi, pero wala naman ka-love team dun si Catherine. Oo. Na eh, dapat daw sinamahan ni Diyos ko. Ito na naman tayo na sa Spain nga yung banta. So anyway, sari-sari spekulasyon, iba-iba yung kanilang mga pakiwari, pakiramdam. Eh ako naman naniniwala ako ha. Eh, bahagi ng relasyon yung tampuhan. Na nauuwi rin naman sa pagkakaayos. So ako feeling ko, sila pa din. Kaya nga sabi ko sa friend ko, ba't kailangan makipagpustahan na hindi gagawa ng pelikula si Katrina kasama si Andrea? Pumusta ka ba? Hindi! Ba't ako magpusta? Alam ko naman hindi mangyayari. Charot. Tsaka di ba na may nakaset pang gawing reunion movie na dalawa? Oo, kaya nga, Diyos ko, sabi ko sa kausap, ikaw talaga, huwag ka na mag-ano, hayaan na natin yan. Ha? Oo, malalaman din natin ang totoo. Eh, Nay, speaking of totoo, anong totoo dito? Kanino? Kay Paolo Contis, tsaka dun sa napabalitan. Ah, si Ara Agustin. Oo, na ang sit-sit nila daw sa Itbulaga eh. Oo, sabi ni Paolo sa akin, at sinabi rin naman niya kay Gorgie, na bahagi ng kanilang drama doon. Eh, di ka ganyan din ang drama dati na friends din na sila ni Yen sa Baguio. Ano ganyan drama-drama? Okay, may magulat tayo. May balita sila na din. Ay, nako. Ito, Paolo, sasampalin kita, Paolo. Hindi. Yun naman ang sinabi sa akin ni Paolo. So, okay. Yun ang sinabi mo na yun ang ipabalita ko. Yes. Ano nga dito, OG? Ano nga? Ano nga yung totoo? Yan nga, katulad na sinabi ni Paolo kay Gorgie Rula, yun din na sinabi niya sa akin, pareho lang din. Ah, so okay lang yung nagkikis, gano'n nag-holding hands. Ang nagkikis dito, di ba yung hinahalikan sa gilid ng noo? Oo nga. Okay. Eh, syempre, tinan mo naman, Diyos ko, kung wala pa yun, hindi pa sila na-viral. Ha? Di ba? Alam mo na ba na ngayon sa mga noon time show, yung mga statement, mga pa-statement, at ang madalas na mabugbog dyan o ma-viral, eh yung sa It's Showtime, di ba? Yung mga banter ng mga host. Pag wala kang pautot na ganyan, eh wala, hindi ka madadampot para ma-viral. Eh kaso, ano kayo napipil na yun yan? Pag napapanood niya na gano'n na may kasweetan si Paolo? Ay, hindi ko alam. Hindi ako si Yen. Oo naman. Oo nga naman. Hindi! Aray! Hayop ka! May araw ka rin. Magbubulo ka sa impyerno! Ganon? Ay! Hayop ka! Bakit ako dinadaman dyan? Ay, Paolo, umamin na kayo, ha? Ha? Meron kayong dapat na aminin ni Ara. Paano na si Yen? Ano sila? Friends in Itbulaga. Hindi in Baguio. Hindi in Baguio. Friends in Itbulaga. Nakakaloka tong episode na to. Para sa OGDA Showbiz Update. Nahiwalayan edition. Nakakaloka nga dahil actually nalilin lang tayo, no? Pero wag nating pangunahan yan. Basta sila ang makasasagot niyan. O, ang ending nito tayo binembang at binash ng mga fans. Ayun na. Kasi binibigyan natin sila idea. Ha? Oh, kasi yan naman ang lalabasan. Oo. Oh, diba? Ay, naku, Tito OJ, munti ka na di kami maghiwalay ng aking boyfriend. Oo. Oh. Bakit? Eh, kung kami daw ay mag-aasawa na, oh. At siya ay pinaglaba, hiwalay daw agad. Huh? Sabi ka, ano? Hiwalay agad tayo! Oo. Agad ang sagot naman niya,
Hindi, hiwalay ang puti sa bicolor. Ayun. Sabi ko, yan. Yan, lininawin mo. Ganda. Akala ko, may nahawang agad ako. Pero sabi ko naman sa kanya, baby, huwag kang mag-alala. Hindi ka naman maglalaba. Binibirulaan kita. Oh. Oh, dahil araw-araw tayo nakahubad. Oh? Ang sweet! Ha? Naku, tutuwad ka na naman ako. Tapos, nakikita kayo sa... bus station. Okay. Sabay umuwi, no? Oo. So, hindi na lang pupunta sa lakad kasi na may kasabay umuwi. Correct. At naiinis siya dahil parang 2 hours lang ang biyahe. Gusto niya 6. Matangkos lang naman niya. Diyos. Oh, anyway. Pero crush daw niya, tapos hindi naman niya crush. Oo nga. Ang gulo. Kasi daw may asawa na. Ha? Gulo. Asawa na eh, mas binasa nga pag may asawa. Ha? Ay, nako, nakakaloka. Ko alam kasi na yung manlilin lang na yan kay Diyosa, no? Oh. Yung lin lang pala, napapanood niyo ba? Nakakaloka na talaga ang mga tagpo, ha? Siyempre, well-uploaded ang mga stars. Lalo na si Kayla Estrada, yung anak ni Jan Estrada. Ay, oo. Ate Janice. May kumakalat ngayon. Yan daw ang totoong anak ni Janice. Pinggan yan. Ayaw magpatalbog kay Leona ng Dirty Linen at kay Rigor ng Batang Quiapo. Why? Oo, si Kailan. Pero ang nakakaloka nito, lalong tumaas yung nag-subscribe sa Prime Video. Mm-hmm. At yung iba naman, eh, since walang pang-subscribe, ayun. Mm-hmm. Malalaman mo talaga na malakas ang isang palabas kung hinahanapan nila ng paraan kung paano itong mapapanood nang hindi sila nagbabayad. Kaya, Diyos ko, nakakaloka, nakapost sa Facebook ang lahat ng mga links. Ha? Kung sa mapapanood, lahat ng episode. Ha? Oo, ng lim lang. At sabi nga nung Dreamscape, wala na raw silang magawa talaga. Mm. Eh, pero ito naman dahil patuloy nilang inire-report. Mm. Oo, kaya hindi ko alam kung unfair ba sa ating mga nagbabayad ng subscription. Oo. Or okay lang yun kasi may mga kababayan tayong talagang naghahanap talaga ng paraan para makalibre. Mm-hmm. Oh, anyway, ang importante doon ay higit pa sa panonood ng TV ang pagiging viral nitong Lin Lang. Starring Kim Chu, Paolo Avellino, Maricel Soriano. Ang galing ng confrontation nilang dalawa ni Paolo Avellino. Grabe. Talaga? Eh, yung nasabunutan lang na yun ni ano ni Kim Chu tsaka ni Kyla Estrada. Gusto ko nakakaloka. Nasigit ko nung minsan. Yan ang mga gusto ng netizen, yung mga nagsasabunutan. Oo, oh, diba? But parang hindi niya binabanggit si Angie Salvacio. Alam mo, inintriga mo kami. Ay, ano, hubusay din si Angie balang araw. Mm-hmm. Ito, Angie, buhay pa kaya ako nun? Ay, alam mo. Angie, o? Mali mo naman sa susunod na serye. Ganun pa din. Hindi. Uy, nag-improve na. Kaya lahat naman ng tao nag-improve. Ay, naku. Oh. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Sa lahat po na nanonood sa amin, hindi ba po namin subscriber? Sana po mag-subscribe na po kayo kasi madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa iba ba. At siyempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po, nakapost na po ngayon agad-agad yung aking pumbakasyon with my family. Ayan, itong nakaraan pong undas. Sana po mapanood nyo. Diyosa? Yes, dapat nga may schedule ako kay Dr. JC Solis. Oh, hindi ko talaga sinasabi. Oh, ano, gorgeous man. At dapat naka-schedule din ako para sa Ideal B Short. Ay, Kaso na-cancel dahil mas pinili kong ano, sumabay sa... Ayun. Ayun, di ba? Sumabay kay Crush, maya-maya. Di ba? And pa-uwi na patagi. Di ba? Oh. At syempre, please... 3 a.m. to 5 a.m. na, no? Please, please, please subscribe po sa lahat ng aking mga social media accounts. Diyosa po ko. Ayan. At ito nga, Loy, nagtataka yung marami kung bakit paano raw nakagawa ng pelikulang In His Mother's Eyes si Roderick Paulate. Gayong nakakulong naman daw siya. Nagkaroon nga tayo ng exclusive interview dito kay Roderick Paulate. Eto. Oh, akala ko nakakulong yan. Ba't nakagawa ng pelikula? Nakita ko rin yun. Ha? Meron nga ako. Patay na pala ako matagal na. Nakalagay dun eh. Roderick, patay na. Di ba nakakulong siya? Lalagyan ko na lang ng icon na...
There was a time, ma'am, may mga nangyayari pa dyan na kapag kampanya. Isang sasalita ako, gusto ko pong sabihin, huwag ka magpaliwanag! Hindi mo mawawala yung comparison, hindi ba? Minsan sinasabi nila na iba daw yung style ni Vice, iba rin yung style ko. Dapat lang. And oo naman. Itong taong ito, hindi ito balanse. Eh. Parang may galit lang sa akin ito o naiingit ba ito ng ganito? At yan ay inyong mapapanood sa OG Diaz Inspires. Okay, maraming salamat nga pala kay Mami Bing at kay Miguel Vergara. Yes! Dahil nag-stay rin kami finally sa Blue Ocean Bohol Beachfront. Sa Bohol, syempre pa. Sa Panglao ba yan eh? Oo. Oh. Ay, naku, napakaganda. Diyos ko, talagang ninamnam ko yung gazebo dahil lang nag-work ako doon tapos nakatingin lang ako sa dangka. Oo. Oh. Tapos gusto mo naririnig yung hampas ng ano. Correct. Oh. Relax pa rin kay Tito Oji kahit oh, ano na-relax ako. Correct. Kaya, Diyos ko, mag-ano kayo dyan, mag-book kayo dyan, ha? Mm-hmm. O, ayan ang kanilang IG at ang kanilang FB, okay? Wow! O, buong family nandyan po. Kaya yes. Yung mga nag-aakusa na wala na raw kami ni Mrs. Ay! Oo nga, may mga nagtatanong din. Ayan po, pinakita ko na yung pictures. Kami pa rin po, ayan o. Wow! Kasi ang tagal na daw eh. Sumasabay kayo sa mga ano? Ang tagal na daw na wala kayong pictures together. Okay na mo yan, di ba? Kaya naiintindi ko eh. Bakit pa kailangan i-post na i-post? Oh, di ba? At syempre, ito pa rin po ang lingkod. Papa o si Oji Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyo hinihinig sa amin?